pa ang problema nyo kapag nagpe-print kayo, tingnan nyo po. So, putol-putol po yung larawan, yung logo, at yung mga letra. So, ito po yun ang susolusyonan natin sa tutorial po na ito. At ipapakita ko po sa inyo step by step, kaya huwag nyo pong skip ang video tutorial dahil ituturo ko po sa inyo lahat ng sekreto na maaari nating gawin. Dahil hindi lang po sa unang step ay gumagana. Minsan po ay kinakailangan natin ng another solution sa isang problem. Sa ganito pong problema ay meron po tayong tatlong solusyon na ituturo ko sa inyo. Dahil minsan sa unang solusyon ay hindi gumagana at uulitin pa, uulitin ang uulitin at magpo-proceed po tayo doon sa pinakahuli. Okay po? So kaya panoorin nyo po ito at wag na wag nyo pong i-skip ang video na ito upang lang sa ganon ay matuto po tayo ng mga sekreto sa loob ng printer. So sa mga hindi pa po subscribers o sa bago pa lang po sa channel na ito ay pakiclick na lang po ng subscribe button at yung notification bell upang lang sa ganon ay lagi po kayong updated sa tuwing may bagong tutorial po tayo. Okay, so ang unang-una natin gagawin ay papuntahan po natin yung print preview dito sa file. Okay, click lang po natin yan. Pagkatapos, baba po tayo dito sa print. Yan. Okay, then mapapansin po natin ito po yung makikita po natin. Dito sa sides na ito, ito po yung document. Or kung anong gamit nyo po. Halimbawa, ang gusto niyo i-print ay PDF, maaari po kayong pumunta sa print properties. Okay. So, just make it sure na yung printer na nakakunik ay siya yung naka-ready dito. Okay? Okay. Click lang po natin yung print properties. At pagkatapos ay ito po yung makikita natin. Itong tinatawag natin na properties or printer properties. Then, makikita po natin dito ay may mga tabs, main tabs, more option tabs, more option tab, and maintenance tab. Okay? So, i-click po natin yung more option. Ito po yung makikita din natin sa loob nito. So, dito po tayo sa maintenance tab. Okay? Pagkatapos po, no, i-click po natin yung nozzle check. Kasi i-check po muna natin, kumbaga, kung anong sira. Then, i-click po natin yung print. Okay, just wait. Then, i-click po natin yung print. Okay. Yan. So, dito makikita nyo po, pansinin nyo po, kapag ganito po ang lumabas, ibig sabihin na sa good condition. Kapag ganito po yung lumabas, ibig sabihin, kailangan nyo po ng i-clean. Or kahit hindi po ganito yung lumabas, may isa po o dalawa, tatlo, no? Kailangan nyo na pong i-clean yung printer ninyo. So, ayan. Base po sa lumabas, sa i-print ko, ay may putol po yung black niya. Okay? So, may putol yung black. May sira po, halos tulad nito. Kaya kailangan ko po siyang i-clean. So, i-click ko lang po itong clean. Yan. Then, i-click ko po yung start. Then, maghihintay lang po tayo hanggang matapos po yung cleaning niya. Then, magpo-proceed po tayo sa next step. Okay, so ibig sabihin tapos na po yung pag-clean natin. Pero i-check pa po natin ulit kung okay na. Kaya nga sabi ko, kailangan nyo pong panoorin ang video na to hanggang katapusan. Dahil kapag hindi po naging okay, ituturo ko po sa inyo ang next step. At kapag hindi pa naging okay, proceed tayo sa third steps. Na? Okay, so itatry po natin.
Okay, click lang po natin yung front nozzle cheek pattern. Okay, then click po natin yung front ulit. Then, wait a minute. Inom ka muna ng kaping mainit. Lumang kasabihan. So, ang nangyari, ganun pa rin po. May sira pa rin yung nozzle niya. Ibig sabihin, putol-putol pa rin yung nozzle niya. Kaya ang gagawin po natin ay magki-clean po tayo ulit. Okay, so then start. And hintay. So, okay na. So, subukan natin ulit i-print kung ano yung result. Print. Click yung print. Then, hintay. So, ngayon, naging okay na po yung quality ng nozzle ko. Ibig sabihin na nawala na yung clog niya. Ngunit, kung sakali, mangyari po na hindi maging okay at ulitin nyo lang po ng ikatlong bisis. At kung hindi pa po maging okay, papakita ko po sa inyo yung gagawin nyo. Halimbawa, ikatlong bisis, hindi pa rin naging okay. Ang gagawin nyo po, ito na pong gagamitin natin. So, i-click lang po natin ito. Yan. Click lang po natin yan. Then, i-click po natin tong okay. Okay. Tapos, maghintay. I-click din natin po yung start. Then, hintay lang po. So, okay na po. I-click lang po natin finish. So, ngayon, i-check po natin ulit ang nozzle. Ganun lang po ang gagawin natin. At pagkatapos ay click po natin ulit ang print. Then, click po natin yung just i-wait na lang po natin. So, ang pinagkaiba lang po ng power ink flashing, kapag yun po ang ginamit nyo, maghihintay po kayo ng 12 hours, 12 oras, no? Hindi tulad ng heat cleaning, kahit ilang beses kayo mag-heat cleaning, pero minsan, kahit ano pong gawin nyo, hindi na kinakaya ng heat cleaning. Kahit ikasampo pa, isampung beses kayo mag-heat cleaning, ay magiging useless po. Okay? So, ganun lang po, i-check nyo po ulit kapag power ink flashing. So, ngayon, kung may problema pa rin, dadayain po natin yung date o yung time. So, dahil nag power ink flashing tayo ay alas 10, no, ng umaga, so maaaring gawin na natin ngayong October 9 para makapower ink flashing tayo. Kasi nakaprogram po siya sa printer na every 12 hours ka po na pwede mong gamitin yung power ink flashing. Pero pwede po natin dayain lang po natin yung date. Ano po? Pero mas magastos nga lang ito sa ink kumpara sa heat cleaning. Ito, marami ang ink ang nawawala. So, sana marami po kayong natutunan at huwag nyo pong kalimutan i-click nyo po ang like button kung nakakuha po kayo ng kaunting kaalaman at pakibahagi na rin po sa iba. Maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe.